Hi everyone, my name is Grish and I've tested a few Maybelline products, both original and fake. So, ayan, nasa face ko na. So, can you determine kung aling side yung nilagay ko na original or kung saan yung fake? So, if you wanna know, keep on watching. I'll do a review and we'll see kung kaya ng original and fake yung aking graveyard shift na 3 a.m. to 12. So, I'm gonna start off with putting moisturizer on my face. So, hindi ako magpa-primer just to check and see yung longevity ng foundation sa face ko. So, nga pala, about my skin. So, I do have combination skin. So, oily sa T-zone and then super dry ng cheeks ko. Alright, so, I chose to review yung Maybelline kasi first of all, favorite ko siya. Teka lang, puputa ko ng hiking. Mura lang siya, tapos maganda. So, dati pa yun na ano, parang ang dami na nagkalat na fake makeup before. Pero, yun, ngayon natin, itest natin siya side by side. Kung ano talaga yung difference. Siyempre, ano, price-wise, siyempre. Di hamak na mas mura yung fake. Eto, bumili ako. Actually, ang initial plan ko, yan, yung ganito lang. So, yan. Yung fit me ng 128. Yan, yan siya. Ito yung original. Wala ako nung fit. So, order ako nung fit. Sa Shopee ko lahat binili to. And then, ito siya. 128 yung order ko. So, 125 yung dumating. So, yun nga. Hindi, walang pasabi na, niyam, walang 128. Basta, yun. Nagpadala na lang sila ng 125. So, ayan, napabili si tita mo ng, ito yung original. But I bought 118 kasi meron ako ng 128. Ayan siya. So, yung difference nila, mas malaki yung original kaysa sa, dun sa fits. So, sobrang magkaiba. Yun. For the original nakalagay, may sticker na nakalagay kung anong shade siya. Dun sa fake, wala. Pero sa fake, yun, dun mo makikita sa ibabaw, yung 125. Tapos, meron din naman siya expiration date, yung fake dito. Kung makikita yan, sa baba. But yung original, sa side dito. Dito siya makikita. And then, nakalagay yung, wala akong glasses. Distributed by LP Cosmetic Products, yun. Ito, yung 128. Swatch natin yung anong, so yan, hindi ko pa talaga ito nabubuksan. Ayan siya, buksan natin. So may sticker na ganun. So swatch natin yung 118. Ayun pala, kaya baka manotice nyo, nagpamaganda ako, sobrang puti. Kasi yun nga, acidic ako. Yun din yung challenge ko. Isa sa mga reasons why ang tagal kong hindi nag-liquid foundation ulit is because yun nga, parang difficult to find yung perfect shade for me. Ayan siya, yung, kita ba, yung 118. Ang liwanag kasi, ayan. Tapos, yung 128. Medyo may upi siya, siguro, ayan, medyo nakalukas na siya. Pero hindi pa talaga siya nabubuksan, ayan. Ayan. Siguro sa siya. Ito, dapat yun talaga yung pibilin ko na yung fake version niya. But the thing is, dun sa nakita kong seller, ayan, so, ayan. Kaya lang, dun sa nakita kong seller, parang walang option to choose a shade. Sabi ko, kalapan ako maitim. Hindi kaya. So yun, swatch natin. Ayun, may lumalabas ng konti. Siyempre, mas dark siya. Pero super slight lang ng difference. Ayan. Kita ba? Luwan na, di ba? Ayan. Sige, tingnan natin yung fake 1125. Di ba? Pag fake. Hirap na magmusan. Ayun na. So, yung original, may pump. Ayan, may pump. Yung fake, ganito lang. Ganito lang siya. Ayan yung 125. Sa pinakababa. Ayan. Medyo mas dark siya. Medyo magpalapit yung color. Yung color ng 128 at saka ng 125 ng fake. So, I'm gonna use that na lang. Grabe yung eyebrows. So, yun pala. So, meron din akong, aside from the pimples na gusto kong i-conceal, I do have, yan, as you can see, grabe yung ano ko, under eye circles ko, super darkness. So, ano ba, yung dito, aside, dito ko ilalagay yung mga original. Tapos dito yung fake. So, yan, partida kasi mas marami akong pimples, ano ko. Ay, ang ganda. Di pa natapos din doon. Bias eh, no? Ay, kita pa rin yung, sobrang nipis lang na nilagay ko. Pwede naman natin dagdagan. Ano siya? Mabakang siya sa face? Ay, gusto ko to. Isa lang parang ang tumanda ako. Ayoko na naman lalagkit. Ano mo yun? Malalagkit. Ayun ba ang parang wala. Ang gusto ko padagdagan. Kita niyo ba yung difference? Parang nabuka ito. Sa akin kasi okay lang yung medium coverage. Ayoko rin na masyadong ano, makapal. Kasi sa labi kasi mapapowder ka naman. Laban na to. Lagay pa ko sa net, no? Ang ganda niya. O, di ba? Grabe ko. O, yan. Sige. Sa akin gana use the same brush na lang. Pero punasan ko lang. At sige, gamitin na natin to. Fake one. Ang ganda. Ito yung gusto ko yung... Pero, oh, mat na siya. Music ka lang. Walang pump. Sige. Parang mas malagkit siya. Tapos, babalitaan ko rin kayo kung may epekto sa mukha ko itong fake. Parang mas marami ba compared sa original? Halo, ba't ganun? Malagkit siya. Tapos, parang walang pigment. Yung kunwari lang. Halo, tignan nyo. Ba't ganoon? Hindi siya maganda. Parang ano? Parang walang nangyari. Pero may kulay, no? Medyo kumantay siya. Pero po, hindi nyo natakpan yung pamumula ng pimples ko. Ano nangyari? Shunik ko naman. Sige, shake ko nga ulit. So, alam na. At saka, mas malagkit siya. Ito po, parang powder dry na. Ito, parang, kita naman, yung parang, so, yung price pala na itong fake. Ay, yung original muna, 279. Tapos, itong fake, 45 pesos. Ba't yun? Digdigan ko kaya, no? Ito kasi, matte na agad siya. Ito, ano, parang, ma-oily pa. Alam nyo lang. Pag nagkatikati yung mukha ko, alam na. Ay, di na, daliri na. Oh, oily, di ba? Parang, ano, wala siyang kulay. Parang, wala ng kulay. Ayan. Diba? Oily. Alright, sige. Let's move on sa concealer. Ayan. So, yung packaging, actually, no, pag nag, ano, eto, super loyal ako dito. Ito yung namin. Medium to. Yung pag nagpa-powder foundation lang ako. Eto, sobrang kakulay ng skin ko. Yung pag na-blend out siya ganun. Pero syempre, hindi siya nagagamitin ko. Kasi ang binalik ko, eto, yung light. Ayan. Ganito yung packaging niya. Tapos yung sa likod, girl. How much ba to? 249. Pero nabili ko siya on sale, 192.
Tapos, ito yung fake niya. Ito yung light. Ang packaging nito, ganito. Nakalagay siya sa box. Ayan. Ito. Diyan siya nakalagay. So, open ko na. Pero, nakompare ko na rin yung height. Kasi, diba, meron akong open. Ayan. Mas matangkad yung original. Ang tilang. 1 cm lang. Ito yung light. So, swatch natin yung light muna. I mean, yung original. Oh, iba yung fibiness. Ayan siya. Ayan. Ayan yung light nito. Para mas malagkit siya. Pero mas maputi. Mas maputi yung light. I swatch ko yung medium. Gusto na para makita na lang. Ito talaga yung ginagamit ko sa under eye circles. So, ayan. Ayan siya. Ayan natin sa under eyes. So, pag nag-concealer ako, usually dito lang. Ayoko nung ano, heavy-heavy. Ayan. O, diba? Hindi na naano yung eyebrows ko masyado. Pero parang na-lighten. Pero mas gusto ko talaga yung medium. Binili ko lang to para... Kasi yung mga fake, wala silang ano, medium. Parang super light ng mga color na available. Parang gusto ko talaga ng konti. Ay, I'm crazy. Baka nataktan yung mga pimples ko. Ayan, nalesan yung pamula. Ano ba? Wala, yung difference. Ayan, sige. Gamitan na natin yung fake. I'm scared. Eto, konti nag-crease yung foundation dito. Tapos eto, grabe ko. Mas talungkap ko. Teka. Ma-oil. Ay, ba't ganun? Sponge. Ay, ang layo. Hindi nga natapatan yung coverage nun. Bibigyan ko. Tapan natin ang mga sumpa. Ay, mas maganda to dito. Yan. Tapos sabihin natin yung sa nose ko because Rudolph nang mula. Original to. Ano na? Purahin ko. No! Race, race, race. Mas maputi nga pala yung ano. Okay. Yeah. Siyempre nalito na si bakla. Sorry. Ano masasabi niyo? Ay, mas maganda to. Sa kabila. Sige, tapos wala akong ano, nabili na blush on. Kasi nung bumili ako ng lip tint, siya yung gagawin kong blush on. Yung original, and then ito yung fake. Bare Temptations yung napili ko. So, mas matangkad yung fake. And then, same sila na may barcode. But, syempre yung original, nandito dito yung, ayun, yung sticker ng distributor, yung LP Cosmetics. So, sige, unahin natin. Yung original, yan na siya, banda. Sabi dun sa shopping website, yung sa Maybelline official store, one that is enough. So, let's see. Nakikita siya dito. Tapos, blend with pink. Ay, unga. Ay, yung saya. Tapos, hindi nagalaw yung foundation. Parang gusto ko pa. Gusto ko. Pero ang pula na. Pero dito parang ano pa. Parang sakto lang. Parang pag nagpulbo ko. Pwede isa pa. Isa pa. Kunti lang. Yeah. Kasi gusto ko magtagal siya dahil hindi ako mag-retouch. Alam mo yun. Nagdagan ko pa. Ang goal ko talaga maging clown. Ala, kapal na. Hindi siya oh. Hindi nagagalaw yung foundation. Pwede to. Sige, ito naman. Tingnan natin. Ayan o. No, magkaiba sila. Mas ma-pink yung fake. Packaging wise. Check natin. Kung one dot kaya. Ay, sorry, na dalawa. Pero kasi parang ano. Ay, liquidy. Liquidy siya. Masyado. Compared dun sa original. Pero parang magkakulay ah. Ay, magkakulay. Nasa balat. Nagdagan ko lang ng auntie ito. Ang pala ng mukha ko sa camera. Funny. So, magkakulay lang sila. Pero ito, parang mas maliquidy or dahil fit me yung gamit ko. Hindi. Ay, swatch ko. Nakita ko pala. So, Bare Temptations. Yung original sa ibabaw yan. Ganyan siya. Ayan. Tapos, yung fake. Ayan. Mas light siya ng unti. Yes. Anong pagkukulang natin? Ayan. So, lali ko. Na original, 118 na fit me. Alam mo ang bango niya? Pero amoy, ayan siya. So, it comes with a mirror and sponge. Yan. Ano yung, basta familiar yung amoy niya. Tapos, yung gagamitin ko, kasama ito ng mascara. Ito siya. Pero hindi ko mahanap yung mismong nalagyan. Parang tatlo sila magkakasama. Powder, eyeliner, tapos yung colossal na mascara. Yan. So, yun yung gagamitin kong pulbo. Magpupulbo na ako. Gamit ako ng brush na maliit. Para 10 years tayo matapos sa video na to. Hindi, sige, bibilisan ko lang. Ang bango niya. Parang sobrang puti na mukha ko, no? Pero kasi after ko mag-ano, parang sobrang puti. Yun nga, kasi na-acidic ako. Tapos after, ng mga, after 10 or 15 minutes, grabe nang initim na yung mukha ko. I swear, ganun. Ganun siya. Ayan. Ang ganda nito. Sige, gamitin ko na siya. Ito siya. Maputi. Ayan. Ala, nag-sumpano na. Nag-kiss na. Hindi talaga natakpan. Sad life. Ayan, nasa lang dalawa. Yung bursa, parang hindi masyado natakpan. Sa parehas, parang grabe dito. Parang super obvious niya. Dito na ano, na lesson. Parang gusto ko pang sabi ng pulbo. Parang ang tintab nitong side na to, for some reason. Alam mo yung amoy nito, pulbo na to. Yung parang ano, yung mga mura makeup na nabibili ko noon. Basta ba mabili ko naman, yung mga ching-chong ganda tap. So, maglalagay lang ako ng a little bit something sa eyes ko. Parang ayaw mag-absorb. Lo, is it just me? Or nagbibitak-bitak yung nalalagay ko na ano? Kasi di ba may foundation dito sa talukot? Parang ayaw niya i-absorb. And wala akong nakita ng eyeliner sa Maybelline official store sa Shopee. So, yung gagamitin ko na lang, yung mascara. Ayan. So, colossal yung napili ko. Hindi ko pa siya natatry. Kasi yung dating ginagamit ko, yung mura lang. Yung Hyper Curl. Yun yung favorite ko. Teka, nakukuha ko. So, eto yung fake. Yung kasama ng pulbo and eyeliner. Ayan. So, same naman silang purpley. But mas light yung to. At saka, ayan, mas matangkad. Tapos patusok. Ayan.
So yung ano, ating gagamitin kong eyeliner. Yun yung packaging na nito. Again, ito siya, yung kasama ng full look eyeliner, yung kanina. Ito. Yun, nandun rin, may sticker. Siyempre lahat ng original may sticker, no? LP, yung distributor nila. May excuse ako, wala rin ako makita ng eyeliner, no? So gagamit ako na lang. Ano ba ito? Yan. Yeah. Ganyan. Yan. So, kukuha ako dito sa, yung sa in. Kukuha lang ako. Tapos, balik ko muna siya. Tapos yun, mag-draw in ako ng ano, linya, linya. Ayan. Ano ba? Yan yung hindi ko kaya lumabas na walang eyeliner, promise. Tignan nyo. So, ito na, gagamitin ko na yung Clary Colossal na eyeliner. Felt tip siya. Parang tuyo na siya agad, no? Parang tuyo, tapos natatanggal na yun na ilagay ko. Hindi na ayusin. Parang pag ginagalaw ko, nabubura. Gumaganda na ba ako? Char. Yun nga lang, mas black na black. Pero kasi syempre, hindi man talaga eyeliner yung ginamit ko sa ano. Pero gusto ko siyang nagdagan, just because. Ay, pumunta na siya sa paligmat ako. Sige, dahil dyan, ituloy-tuloy na natin ilagay sa paligmat ako. Yun, yung amoy niya. Ay, checkan natin yung bristles. Ayun yung bristles ng original. Tapos yung bristles ng fake. Ay, magkaiba. Ayan, super magkaiba sila. Ito parang pa, alam mo yun, pa ganun. Tapos, eto, wala lang. Sige, let's try na. Is it just me or nag-lump? Parang mas gusto ko pa rin yung hyper girl. So, try ko na itong, yung fake na colossal. So, feeling ko na naman silang difference masyado. In terms lang sa product na nilagay. Pero actually, na-try ko na ito. Sorry, na-try ko na yung fake. Promise, hindi siya waterproof. Ito, nag-second layer pala ako ng original. Mas better yung formula ng Hyper Girl. Yung parang manipis lang, tapos kaya mo siyang gawin 3 to 4 layers. Ganun. Ano. Pero ito kasi nag-lump po. Teka, gusto ko siyang suplay yun. Sige, tapos nadoblehin pa rin siyempre yung sa kabila, yung sa fake. Ayan. Ang lips na ako, namumatla na ako. So, balik tayo doon. Ang bango talaga, promise. Ah, may ano. Ang sister 23. Mas na nang-80 sinuso yan eh. Super sarap nun. Ang ganda. Ito yung mga ganitang gustong kong kulay. Yung mga nude-nude lang, ganun. Tapos yung, let's see yung fake. Mabango din siya, pero hindi amoy sister dyan. Amoy pulgoron. Totoo. Parang nagmamat yung ano. Ay, yun gusto ko. Sige. Nice din, bongga. So yung original, 179. Yung fake, 88 pesos. So for the kilay, super loyal ako dito sa Maybelline. Ayan, so dalawang color yung ginagamit ko. Parang medium brown. Ito yung original yan. Tapos ito parang brown. Or dark. Yun na, yung fake. Ito obvious talaga to. So, ang packaging kasi nitong original, parang sa concealer. Parang ganito siya. Pero yung sa likod, sila isa Soberano. Tapos ito yung sa fake. So you know, agad sila siya. So 20 pesos each to. So, swatch ko muna yung mas dark na brown. Hindi ko alam kung ano eh. Ayan, yung mas dark. At ito yung mas light. At ito, ayan. Yan siya, ganyan siya. Tapos yung sa fake, ganyan siya po. And for me, mas maganda yung fake. Pero kasi, for me, dapat hindi na lang natanggap na Maybelline. So, ito yung fake. O, diba? Na darker shade ng brown. Tapos, ito yung light. Iba. Ah, hindi siya mas light, pero pretty ah. Kasi ito yung ano pakit nyo. Kasi ito yung isa. Pero yung una, parang may pagka ano. Ano ba? Parang chocolate brown, ganun. Kasi yung isa, parang brown na nagbablondie. Ganun. Yan, kilay na tayo dito sa original na part. So, ginagawa ko, binabrush ko muna siya. Kita yung pores ko dito. Ha, grabe, ang lalaki. Pero naging obvious siya. Dito hindi eh. Medyo na-conceal. Pero sobrang matte niya. Makikita yung white threads ko. Buta na lang hindi naman in person yung mga meetings, Zoom meetings lang. So, i-brush-brush kong ganyan. Ito kasi yung convenient for me, yung ano lang. Yung pa nagmamadali ba? Yan. So, ginagawa ko yung dark, yun yung pan-drawing ko sa ilalim. And then yung light yung sa ibabaw. Wala lang. May sarili lang akong ano. Ano ba yun? Mga pa-under ko. So, ina-outline ko lang muna siya. Ganun. Yan. So, sa ibabaw yung mas light. Yan. Tapos ako, i-brush ulit. Tapos i-brush ko siya. Yung din-drawing ko din niya sa ilalim. Brush ko siya paangat. Yan. Parang binablend ko lang. Using ito. Yan. Tapos pag nawala na yung harsh line, tapos ako, yung sa gitnang part, diba parang may sparse area pa. Ganon. Yan, ganon. O diba, ang layo na. Kasi parang ano, wala lang, mamatch ko lang sa ano, shade ng hair lalo ko. Yan. So let's see naman, ito naman sa kabila. Yung sa lips, parang, malag dito, pag ganon. Ang snow mo. Parang malaget. Sige, doon na ako ng kilay. Yan, so sa ilalim yung, uy, creamy. Oo, ganda rin ah. Ang burners. Kahit hindi siya napakalap na Maybelline, feeling ko bibigyan ko ito. Kahit hindi niya na kailangan mapanggap na Maybelline para bilhin siya. Kasi okay naman ito. So far ah. Tapos, brush ko pataas yung linyang drawing ko sa ilalim. Ay, maganda yung pangkilay na 20 pesos. 20 pesos yan, each. Hmm? Maganda rin yan. Uy, in fairness ah. Tapos, dudrawingan ko na siya. Yung mga sparse area. In fairness ah. Ayan ah. Yeah, tapos ano, tama din ako maglinis ng, wala akong ganun, mga pagkakalang ganun. Yung maglinis ng kilay, gano'n.
Kasi lahat naman yung nabubura at the end of the day for me. Yun, so, yun na. Try ko mag-contour. O, yan. So, feeling ko okay na to. Wala nang pagbabago sa face ko. So, ang time na yun. So, hindi ako gagamit ng setting spray. Ayun, yung comment ko lang. Ang lagkit mong gamit. Hindi ako nag-retouch. Promise. Hindi. Sige. Naling side yung fake and original, diba? So, ang time na is, ang aga pa 3 a.m. pa ako. So, marami pa akong magagawa sa life ko. So, ayan, 12:36 a.m. aga pa. And then, balikan ko kayo siguro. 12:36, no? Dan na to. Balikan ko kayo after. 1, 2, 3, 4, 4. Or 5. Kasi yun yung first break ko. So, tingnan natin. Okay. See ya. I'm back. So, it's now 5:03 a.m. So, antok na si tita nyo. But, ayan. Ayan na yung mukha ko. So, medyo shiny na yung face ko. Actually, nakadalawang blotting paper na ako kanina. So, ibablot ko lang. Tapos, mga anong hours ako nagblot? Like, 3 a.m. oily na ako. Ayan na. Yes, my oiliness is killing me. So, yan. Yeah. Oily na. Grabe. Ayan. Pero looking good pa rin naman. Okay lang. Medyo hindi na siya ganang kapatid, diba? Unlike yung kanina yung bagong lagay. So, ayan. So, babalik ako. Feeling ko okay naman. Grabe, kita na yung, hindi talaga siyang takpan. So, babalik ako na after 2 hours. So, it's been 4 and a half hours na. So, ayan. Ang galing lang natin. Ay, yung highlighter ko kita pa. Dito medyo nag-fade na. Yung substitute for e.l.f. Ayan. So, I'll be back ng 7 a.m. Ang ganun. Yun yung lunch time ko. So, I'll see ya. Bye. Ayan. So, now I'm back. The time now is 12:16 p.m. Ayan. Tanghali na. So, ayan na siya. Kanina pa ako nag-vlog kasi talagang super dami na ng oil na lumalabas sa, ayan na, sa chin ko, ganun. At saka sa forehead. At saka sa ilong. So, parang feeling ko, ano masasabi niya? Sorry, hindi ako nakapag check-in nung 7 a.m. at saka nung 10. Naging busy kasi ako. So, ayan. 12 hours na from the time na I put on my makeup. So, actually, ganun na siya. Medyo nag-fade na. Pero, yun. Parang kanina, mga 7, parang feeling ko, okay pa naman siya. Ayun, ang daming oil. So, I think kailangan ko lang i-blot. Hindi kasi talaga ako nag-retouch. Ito na yun. So, yung dito, yung kanina, parang 2 hours, parang talaga lumagos na yung mga pimples ko dito sa side na to. Tapos ito, medyo may nako-conceal pa niya. Yung sa original na part. So, try ko lang mag-powder. Tapos kumain ako ng chips, ayan ng crackers, mas nagkakain ako. So, try ko lang mag-powder real quick kung gaganda pa siya. Like, after mag-blot. Ayan ang init. Because tanghali na. Abang ko talaga ng powder. Pero parang wala na. Wala na siya. Feeling ko, oras pa, 12 to 7. Lang siya? 7 to 8 hours lang yung etong foundation na to. Wala, ayaw na. Wala na siyang kinakapitan. Let's try ko yung colossal. Wala na talaga. Wala na silang base na makapitan. Wala, nag-fade na. Hindi kaya ng 12 hours. 7 to 8 hours. Maximum na yun. So, yun. Ayun lang. Tapos, my final thoughts. Nagustuhan ko yung foundation because, maganda siya. Tapos, lightweight lang. Hindi kagaya ng fake. Parang siya. Alam mo yung malangis. Yun talaga yung term, malangis siya. Tapos hindi siya nag-set na matte. Talagang shiny pa siya. And then yung foundation, yung concealer na light, okay lang. Maganda siya. Parang na-highlight yung Pero kasi yung ginagamit ko talaga for concealing my under eye circles is yung medium. Mas natatakpan niya. Kasi ito parang pag super light, parang may gray cast siya. So, yung fake, parang hindi ko siya masyadong bet. Oo. Kasi nga, yung coverage niya hindi masyado unlike the original. Diba? Kita niya naman kanina. Tapos yung, gusto ko yung lip tint. Kasi pwedeng pang blush, pwedeng pang lips. Ayan. Pero nabura na siya. Sa mascara, maganda naman yung colossal. Nung parang sinuklay ko siya with a clean wand, it's just that, parang medyo nakakapalan ako sa formula niya. Mas preferred ko yung hyper curl talaga. Pero okay din to. Tapos yung fake, kasi ito, nag-fade na siya, parang nag-evaporate siya. Unlike yung original, ayan, parang pa siya. Intact pa yung pilikmat ako. I mean, yung mascara sa pilikmat ako. And then, of course, yung eyebrows ko. Siyempre, favorite ko to kasi as in, dati ko pa siya binibili. And, pero yung sa fake, parang yung fake na pang eyebrow, maganda siya. Oo. Bibilin ko siya kasi maganda siya, hindi sa dahil ipapanggap siyang Maybelline. So yun, ano pa ba nakalimutan ko? Yun lang naman, Yung powder din, maganda. Pero parang namamahalan ako. Parang, pag naubos siya, I don't find myself buying it again. Wala lang. Kasi parang, basta. Pero mabango siya, gusto ko siya. Yun lang naman. So, ano masasabi ko? So actually, nasa sa inyo naman yun if you really wanna buy fake na makeup. Kaya lang, syempre, you have to consider din na, syempre yung other people, they have sensitive skin. So, hindi natin alam kung anong meron sa fake na makeup. Unlike, if we're buying the original one, syempre, alam mo yun, tampante tayo kasi kung original to, ganun. We know na safe siya to use, yung mga ganyan. And also, ayun. Pero syempre, hindi ka naman napipilit, yung mga tao, if they wanna purchase a fake one, rather than getting the original one. Kasi for me, Maybelline, siya na yung one of the most affordable global brands. So, wala lang, parang tas pinikay pa, parang ganun. So, yun, ano pa ba? Tas, yun nga, and also, parang kasi, I think, if we're gonna be buying fake makeup, my take on that is, parang it's like, we're depriving the people na makuha yung salary na intended for them kasi we're buying the fake ones. Parang ganun. So, I hope may sense yung sinasabi ko. So, anyway, nabalitaan ko kayo if mag-rashes ako or something. Ayan, so, hindi kaya ng 12 hours, pero 7 to 8 hours kaya siya. Laban na. Tas medium coverage na.
Ayun nga guys, so I'm back. So I forgot to tell pala. Kaya siya. I mean kasi 'di ba? I remembered. Hindi ko naman siya ginamitan ng primer and setting spray. So as in siya lang. So I mean 'di ba ganun siya kaganda, 7 to 8 hours kaya. I think kung gagamit ka ng primer and setting spray, kaya siya. Kaya ng 8 hour na shift. So 'yun lang ang karagdagang information. So I'll see you on my next one. Bye.